nandito na naman po tayo sa isa nating video kung saan i-unbox natin si... Nandito na lang! Ayan po. May gumating na package sa atin. Itong professional condenser microphone. So, let's see kung ano ba ang laman sa loob. Arat na! So, ayan. Marami kasing nagtatanong para sa mga nagsisimula pa lang sa atin mag... Gaya ko, nagsisimula pa lang sa YouTube. So, umibili sila ng mga soundcard, syempre, para sa mga live streaming nila. So, tignan natin kung worth it ba talaga na bumili ng ganito. Check natin. Ayan. Pag in-open natin siya, guys, ito siya sa loob. Ayan siya sa loob. So, syempre... kasama siyang live sound card user manual. Si manual. And then, yung kung paano siya gamitin. May mga kasama siyang kineme. And ganito po siya. So, ayan. Andyan yung mga note. Ayan. Yung note para hindi natin siya masira. Tapos, kung ano-ano yung mga laman niya sa loob. Specification, usage, frequency response graph, mga frequently asked questions, ayan siya. Natikta natin, isa-isa, labas natin siya. Una po, andito si Mike. Ayan, ayan yung mic niya. Ang lakas maka nobody. Alam niyo ba yung video nung nobody ng Wonder Girls? Parang feeling ko ganito yun. Tapos, meron siyang tatlong cord. Yung kanyang mga camera na cords. Ito po. Ayan siya. Tatlong cords niya. Andito. Parang ito sa audio jack ata. Dalawa siya. Dalawang ganon. And then, sa charger siguro. Ito feeling ko sa charger ng sound card mismo. Pangalawa, etong dinudugtong sa mic. Hindi ko siya alam tawag dito. Ito nga. Ito yung dinudugtong sa mic. Dito. Ayan. Dudugtong natin siya dito. Pero syempre, hindi muna natin gagawin ngayon. Tapos yung clamp. At hindi ko na muna bubuksan. Pero siya yung clamp. Ito yung sa table clamp. Yung pagtimbawa, ilalagay nyo na isa-setup nyo na siya. Ito yung nandoon sa people. And so, ito naman si metal blowout cover. Ito pala siya. Si metal blowout cover. Ito yung nagpa-block ng mga laway, charis. Ito yung mga yung naka-cover dun sa may mic, diba? Para yung mga laway yun siguro. Kaya blowout cover siya. Tapos si shockproof plastic bracket. Ito yung dito isusuot si mic. Ganyan siya. Ganyan. Plastic lang siya, guys. Feeling ko nga. Kaya plastic. Kaya nga plastic eh. Para mo. Tapos ito para siyang mga tali-tali lang. Tapos, si... ito malaki. Si scissor arm bracket. Ito rin yata yung nakalagay dito na ano eh. Nakalagay kasi dito eh. Suspension arm. Si suspension arm siya. Suspension arm. Open natin sa para makita. Ito yung kinoconnect kay table clamp para maikabit si BM-900 condenser microphone. Ayan siya, guys. May clamp-clamp kineme. And syempre, last but not the least, ating chin-chin-chin-chin-chin V8S sound card. Yan ang ating V8S sound card. So, dito si power. Hindi ko pa siya, ano ha, hindi ko pa siya alam gamitin kung paano yung function ni treble, ni bass dito. Hindi ko pa sure. Pero, pagka, ano, i-video natin ulit para sa tutorial. Ito si power. Working naman po siya, working. Okay. So, ayun guys. Mura na siya sa presyo niya.
So, feeling ko naman. At ito pa pala, meron siya kasama syempre yung mga ganito. Si, yung mga nalalagay na screw-screw peme. Ayan. Ganyan siya. So, ayun. Yan ang laman ng ating professional condenser microphone. Para sa mga nagsisimula po, nakagaya ko. Not bad na rin. Kasi, mura siya sa presyo niya. Tapos, ilalagay ko na lang yung link pag nahanap ko sa description box natin para kung sino may gusto, try nyo rin. A good find na to ah. Okay na rin siya, maganda siya. Basta try natin ngayon. Kung sa next video, abangan natin, tingnan natin kung paano natin siya pagaganahin, tsaka kung paano siya pagkagumagana na. Tingnan natin kung working or kung maganda ba talaga ang pagbili ng ganitong klaseng condenser with sound card. Ayan. So guys, thank you for watching. Please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating videos. Thank you. Bye-bye. Be good.